kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahirapan ang karaniwang rason kung bakit marami sa atin ang kumakapit sa patalim dahil sa kumakalam nitong sikmura. Ngunit kakaiba ang grupong sumikat noong dekada 80 dahil halos lahat ng mga miyembro nito ay nagmula sa may kayang pamilya. Sumikat ang kanilang grupo dahil sa sunod-sunod na pang-hold up sa Metro Manila. Ayon sa tala ng Northern Police District, umabot sa 17 kaso ng pang-hold up ang kinasasangkutan ng grupo at ang sasakyang kadalasang ginagamit nila bilang getaway vehicle ay ang kulay orange-red na Mitsubishi Colt Celeste, kung kaya't binansagan sila ng mga kapulisan na Celeste Gang. Ang kilabot na grupong ito ay pinamunuan ni Mortimer Marcelo E. Poruganan, o mas kilala sa palayaw na Bitoy ng kanyang mga kaibigan. Hindi likas na masama ang grupo ni Bitoy dahil ang pangunahing libangan nila noon ay ang pagtataya sa karera ng kabayo, dahil si Bitoy ay isa sa pinakamagaling na hinete sa kanilang lugar, kung kaya't madalas manalo ang kanilang grupo sa mga karerang sinasalihan ito. Bukod sa pangangabayo, si Bitoy ay malupit din pagdating sa manibela, kaya madalas din itong nananalo sa mga malakihang pustahan sa karera ng sasakyan. Isa sa mga negosyo ng kanyang pamilya ay ang pag-operate ng mga taxi, kung kaya't maaga itong natutong magmaneho, at sa pagdaan ng panahon ay lalong nahasa ang kanyang driving skills na naging alas niya laban sa mga kapulisan. Walang away na inaatrasan itong si Bitoy, lalo na ang basagan ng mukha sa kalye. Unang nakabangga ng grupo ni Bitoy ang isang grupong pinamumunuan ni Erning na kinakakatakutan sa kanilang lugar dahil puro karahasan, pangingikil at pananakot ang ginagawa ng grupong ito. Nagsimulang magkaroon ng hidwaan ang dalawang grupo nang pinakiusapan ni Erning si Bitoy na ilaglag ang isa nitong laban kapalit ng pera. Pero hindi ito pumayag dahil hindi pera ang habol nito sa karera. Passion ni Bitoy ang karera mapakabayo man o sasakyan. Masayang masaya ito kapag natatalo niya ang mga mabibigat na pangalan sa larangan ng pangangabayo. Dahil sa hindi na pagbigyan ni Bitoy ang hiling ni Erning, ay dito na siya umpisang pinag-initan ng grupo hanggang sa magbakbakan ng mga ito at aksidenteng nasaksak ng kasama ni Bitoy ang isa nitong kalaban matapos niyang maagaw ang kutsilyo nitong hawak. Matapos ang pangyayari, ay mabilis na sumibat ang grupo ni Bitoy. Walang planong magsampa ng kaso ang kalabang grupo dahil ang gusto nila ay personal na makakapaghiganti. Hindi nagtagal ay nakakuha ng tamang tiyempo ang grupo ni Erning at kanilang tinambangan ang kasama at kumpare ni Bitoy na si Lando. Tumba si Lando nang ito'y tadarin ng bala. Hindi pwedeng palampasin lang ito ni Bitoy, kung kaya't kanya ring tinapatan ng tapang at bala ang grupo ni Erning. Isang lalaking nagngangalang Bogart ang kanyang pinuntahan para makakuha ng mga baril na kanyang magamit sa kanyang paghihiganti laban kay Erning. Si Bogart ay isa ring kilalang illegalista at leader ng sindikatong responsable sa mga pang-hold up na nangyayari sa kanilang lugar. Sa kanilang pag-uusap ay kaagad na nagkapalagayan ng loob ang dalawa at kaagad siyang isinama sa isa sa pinakamalaking lakad nila. Siniguro ni Bogart kay Bitoy na wala siyang ibang gagawin kundi ang maghintay lamang sa loob ng sasakyan at magmaneho pag sila'y aalis na. Alam na alam ni Bogart ang kalibre ni Bitoy pagdating sa pagmamaneho, kung kaya't alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanilang lakad. Sa pagpayag ni Bitoy ay pumayag na rin si Bogart na tutulong ito sa paglikida kay Erning at sa grupo nito. Sa kasagsagan ng kanilang pang-hold up ay agad namang dumating ang rumisponding alagad ng batas at kaagad na nagkaroon ng bakbakan. Sa pagtakas nila Bitoy at Bogart ay kaagad silang hinabol ng mga pulis. Sa nangyaring habulan ay lumabas ang talento ni Bitoy pagdating sa manibela. Nagmukhang student driver ang mga nagmamanehong pulis kumpara sa driving skills ni Bitoy. Dahil dito ay matagumpay nilang natakasan ng mga alagad ng batas na humahabol sa kanila. Tuwang-tuwa si Bogart sa ipinakitang galing ni Bitoy, kaya binigyan niya ito ng malaking halaga bilang pasasalamat sa kanya.
dahil sa napakalupit niyang performance sa kanilang lakad bilang pagtupad sa kanilang napagkasunduan ni Bitoy, ay kaagad na inutusan ni Bogard ang kanyang mga tauhan na trabahuhin na si Erneng at ang grupo nito. Ang resulta ay isa-isang bumulagta ang mga ito. Nang sumunod na mga linggo, ay muli na naman siyang pinakiusapan ni Bogard na sumama sa susunod nilang lakad. Pero tinanggihan ito ni Bitoy dahil hindi pang-hold up ang kanyang plano. Dahil sa hindi ni Bogard na kumbinsi si Bitoy, ay nagdesisyon na lamang itong ituloy ang kanyang plano kahit na wala siyang malupit na driver. Ang resulta ay bulilyaso ang lakad nito nang makorner ng mga kapulisan ang dala nilang sasakyan. Halos maubos ng mga kapulisan ang grupo ni Bogard nang kanila itong binanatan at kasama na siya sa mga hindi pinalad. Dahil sa pagkatodas ni Bogard ay kinumbinsi si Bitoy ng mga natitirang kasamahan nito para pamunuan sila. Sa umpisa ay nagdadalawang isip pa si Bitoy na pasukin ang magulong buhay ng mga kriminal. Pero dahil sa udyok ng kanyang mga barkada na interesado ring sumama, ay napapayag din nila si Bitoy. At dito na umpisang nabuo ang kilabot na Celeste Gang. Naging malaking bagay sa kanilang operasyon ang galing ni Bitoy sa pagmamaneho dahil palagi silang nakakalusot sa habulan sa mga otoridad. Sunod-sunod ang ginawa nilang pang-hold up at klaro ang palaging paalala ni Bitoy sa kanyang mga tauhan. Ito ay ang pag-iwas hanggat maaari sa pagtodas ng mga inosenteng buhay. Pero nang mang-hold up sila sa Shakey's Inn sa Zamboanga Avenue, Quezon City, ay kanilang nadali ang gwardyang nagngangalang Virgilio Nilo. 24 May lang natangay ng Celeste Gang kapalit ng buhay ng gwardya na inulila ang anim nitong mga anak. Sa nangyaring ito ay kaagad na naging mainit sa mata ng alagad ng batas at sa media ang grupong Celeste Gang. Pero hindi sila nagpatinag dito at ipinagpatuloy ang kanilang masasamang gawain. Ilang linggo lang ang lumipas matapos nila tirahin ang Shakey's Inn, ay kanila na namang tinira ang isang delivery truck na naglalaman ng groceries na nagkakahalaga ng 190,000 pesos sa South Highway, Makati City. Hindi rin nila pinalampas sa mga convenience stores at mga gasolinahan sa lugar ng Las Piñas, Paranaque at Caloocan. Nagdala ang grupo ng 17 kaso ng pang-hold up at ilang pangangarnap July 16, 1980. Webes ng gabi, natunugan ng mga pulis ang hideout ng Celeste Gang sa pamumuno ni Major Edelberto Cano, hepe ng Pasig Police. Buong puwersang sinalakay ng mga alagad ng batas ang lugar, kaya agad na nagkaroon ng bakbakan, tumba ang karamihan sa grupong Celeste Gang. At dito na nasakote ng kapulisan ang kilabot na leader nitong si Bitoy, kasama ang dalawa pang suspects na kinilala sa pangalang Inyong at Danny. Nakuha rin sa kanilang hideout ang 7 matataas na kalibre ng armas at tumambad rin sa mga alagad ng batas ang mga mamahaling sasakyan na hinihinala ang kinarnap nila at ginagamit bilang getaway vehicle. Sa pagkatimbog ng grupo ay kaagad na bumaba ang kaso ng pang-hold up sa Kalakhang, Maynila. Habang nasa kustodiya si Bitoy ng Metrocom, ay nakatakas ito sa hindi malamang dahilan. Dahil dito ay kaagad na bumuo ang kapulisan ng Special Task Force para tugisin si Bitoy. Para makaiwas sa mga tumutugis sa kanya ng mga kapulisan, ay nagdesisyon si Bitoy na magtago sa Mindanao. Ilang buwan ding nagpalamig si Bitoy sa Mindanao bago lumuwas pabalik na Maynila. At sa kanyang pagbabalik ay kaagad itong nag-recruit ng mga bagong tauhan para maging miyembro ng Celeste Gang. Muli na namang naghasik ng lagim ang grupo ni Bitoy sa buong Kamaynilaan. Sunod-sunod na namang pang-hold up ang ginawa ng grupo. Isang araw ay nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang impormante, si Lieutenant Dalano ng QCPD, tungkol sa bagong lungga ng Celeste Gang, November 25, 1980. Sinalakay na naman ng mga kapulisan ang hideout ng Celeste Gang at sa pangalawang pagkakataon ay nahuli na naman si Bitoy. Pero sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman itong nakatakas. Pabigat na ng pabigat ang kaso ni Bitoy dahil sa pakiusap at pagpapaintindi ng kanyang mga magulang sa kanya ay nakumbinsi nila ito na sumuko alang-alang sa kanyang anak at asawang si Pia.
kaagad na nagkita ang mag-asawa at pinag-usapan ang kanilang mga plano. Ang asawa nitong si Pia ay paalis na pala papunta sa ibang bansa para magtrabaho bilang isang accountant. Tanggap naman ito ni Bitoy at suportado ang desisyon ng kanyang asawa. Nangako si Pia kay Bitoy na hihintayin ito ang kanyang paglaya para muli na naman silang magsama. Habang papauwi ang dalawa sakay ng kanilang sasakyan, ay malas namang naspatan ito ng mga kapulisan at kaagad na hinabol. Bago pa manumano sumuko si Bitoy sa mga naghahabol na pulis, ay kaagad na nilang niratrat ang sasakyang minamaneho nito. Kaagad na nasapol ng bala ang asawa ni Bitoy. Rason para magwala ito at tuluyan nang makipagputukan sa mga pulis na kalaunan ay kanya ring ikinasawi. Sa resulta ng autopsy na lumabas, ay nalamang nagdadalang tao pala ang asawa ni Bitoy na si Pia. Nagdesisyon mang sumuko pero huli ng lahat para kay Bitoy at nadamay pa ang kanyang asawa at anak bunga ng maling desisyon sa buhay na kanyang pinasok noon. Ang kwento ni Bitoy at ng Celeste Gang ay isang patunay na malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga barkada sa ating buhay. Dahil kung mapapasama ka sa masamang barkada, ay hindi imposibleng maging katulad ka din nila. Kung kaya't mas mainam lang na piliin mo ang barkadang iyong sasamahan. Ikaw, gusto mo bang maging kasing galing ni Bitoy? Niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.